Paps. Ako po ay magpipitas ng pipino at pipiliin lang natin yung pwede nang i-harvest. Land preparation para sa bitter gourd or ampalaya. Harvest ngayon, first harvest ng aming pipino at ubos kaagad 3 kilo yung binili. Next project ay ampalaya. Ay sineset up na po yung housing ng ating or trailings ng ating bitter gourd or ampalaya. Itong poste ni tatay na ginawa, hindi na namin kaya. So, dito na lang to sa gilid. Yan. Tapos, ako po ay magbubutas. Dito. Layo natin sa ano. Ginagamit na lang namin guys yung space. Yan. Maximize the space. Guys, ginagawa nila yung housing. At ako po ay hindi ako napagod sa pagbubutas po nito sa init masakit. Mga kapaps, habang sila po ay nagpapatuloy sa paggawa ng bahay or trailings ng ating ampalaya, ako naman po ay lilinis ng saging at saka mag-spray ng foliar. Alam niyo mga papaps, ano itong pinagagawa ko sa buhay ko? Pero hindi. Gaya nitong pandemic, kailangan talaga nating mag-work hard. Earn hard. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Maraming pinakakain. So, kailangan talaga nating magtrabaho dito sa farm. Kasi aside sa pagtatrabaho sa gobyerno or ano pa, mahirap apply sa mga trabaho ngayon. Kaya, kailangan nating magsipag habang meron tayong farm. Kailangan nating pangalagaan ito. At magtanim at mag-ani ng marami. So guys, before po ako mag-spray, linisan ko muna yung mga tuyong dahon. Ko muna yung mga tuyong dahon guys before tayo mag-spray ng foliar. Yan guys, hinihingal ako. Natapos ko na linis yung dahon or kinuha ko yung mga tuyo na nadahon kasi para yung nutrients na mapupunta sa mga tuyong dahon ay aakyat papuntang sa mga bagong dahon. At yung aming nalagyan ng plastic poly bag dito sa lakatan ay 13 na lakatan. So, kanina po may nakita akong mga 3 puso. Ito yung isa guys. Kita nyo ba? Yan yung isa. Yan yung isang puso ng saging. Palitatlo sila. At baka 2 weeks from now or 1 week from now ay ipupulibag din sila pagkalabas ng lahat-lahat ng nasa puso na yan. So guys,
ako po ay mag-a-apply na ng foliar fertilizer. Ngayon po ay July 6. Tapos po, sa July 8 po, 2 days after nito, ay a-apply na ako ng abono sa mga baguhan at sa mga bagong tanim at sa mga dati pang tanim ng fertilizer. So guys, simulan ko na kasi ang bigat ng sprayer. Dinala ko ito nung Sunday dito at hindi ko kaya guys kasi pinuno ko yung isang sprayer. Yung katumbas na sprayer ay 20 liters pag ipinuno mo siya. So hindi pala kaya ng powers ko. So hanggang 8 liters lang tayo kasi medyo hindi ito yung area parang hindi siya straight na dapat akyat ka pa mapunta sa ilalim, akyat sa ilalim. So super pagod. So guys, simulan ko na pag-spray ng foliar fertilizer. So mga kapaps, at ako po ay mag-spray na ngayon ng foliar fertilizer. At dito ako magsisimula guys. Sisimula sa ilalim para paakyat ako mamaya. Yung sprayhan ko lang ng foliar fertilizer ay yung ganito kalaki at yung maliliit pa dyan. Kasi yung mga matataas natin sa July 8 or sa ano ngayon, Tuesday, sa Thursday mag-a-apply po ako ng fertilizer 1620 yata at urea yung ihalo ko. So at saka yung may mga bunga na a-apply ako ng potash or potassium para matamis po. So yun yung sabi ko kanina, yung yan guys, may puso na siya. Tatlo yung nakita ko kanina pag linis ko ng mga dahon. Yan yung mga dahon sa ilalim. So far, wala naman akong nakitang banshee tap. Ano yun yung tawag? Yung parang banshee na yung sakit ng ano, ng saging. Wala naman po akong nakita. At wala naman po akong nakitang sigatuka. Yung parang mata. Wala naman po. So, ito po ay uumpisahan ko na para early po ako matapos kasi pupunta pa ako doon kung tingnan ko kung tapos na yung ginagawa nilang housing ng ating ampalaya. Sana po magkasya yung aking foliar para hindi na ako babalik kasi mabigat. Pero hindi naman maganda guys na pagkasyahin lang. No? Alam mo talaga mabubuhay kasi lumalabas yung green. Pero gaya nito. Gaya din ito. Ito lumalaban sa hamon ng buhay. Guys, kasha naman po at ito ay aking kinaya. So, doon naman tayo sa kabila. Tapos na dyan sa kabilang side. So, dito naman ako sa kabila. Pahinga muna. Guys, natapos ko na linis. Bali, konti na lang yung spray ko dito na lang sa likuran. Parang hindi ko na kaya. Nakapagod. Init. Cutis artista, naging cutis farmer. Mga kapaps, tatlo na lang na saging yung spray ko ng foliar. So, pahinga muna ako dito. At sabi ko, susuko na ba ako? Pero sabi ni tatay, wag. Dito siya nakasmile. Happy siya. Kasi yung hindi ko ginagawa noon, kahit yung husband ko hindi marunong or pareho kami na bunso, pareho kaming pala pasyal, hindi mahilig sa farm. Pero simula nung sumasama kami kay tatay dito sa Itichi Farm ay unti-unti kaming nagle-learn at simula nung
nag free range chicken kami at nag duck free range duck or itik, ay unti-unting natututo sa mga trabaho dito sa farm, kaya ng pagtatanim ng gulay at kung ano-ano pang prutas at mga yun, pag-develop ng tubuhan. Ngayon may sagingan, konti lang naman guys, kasi step by step, hindi naman natin ito yung all in lahat or volume, malaking voluman. So ano lang, tiyaga-tiyaga at mas maganda at mas maganda magtrabaho pag ikaw mismo ay hands-on sa lahat ng bagay dito sa farm. So kahit kuya ko naman hands-on, kaso nagbabantay siya ng bata, si kuya si Bimbim, at every Saturday at Sunday sila sumasama sa akin, pati yung aming mga bulilit, mga bulinggit ay tumutulong sa pagkuha ng damo. So see you next July 8 para sa pag-aabono ng ating mga saging. Yan guys, yan na yung bahay ng Bitter Guard or bahay ng Ampalaya. Na ni Nung Miso at saka ni Barok yung trailing ng Ampalaya. I-direct sewing ko na lang po yung Ampalaya. Yan guys. Yan guys, kahit dalawa pa lang yung na punda namin na ano na Ampalaya, i-direct na lang namin dito yung pagtanim kasi may bagong seedlings ako na dumating kanina guys. Tapos na po, bali may kulang pa pala ito guys, pakita ko diyan dito sa taas guys, may trailings na dito yung pag-iikutan ng Ampalaya sa taas. Kung nakikita nyo guys, may space yan pag mataas na po yung ano, yung Ampalaya, lalagyan na namin dito sa gitna ng twine yan hanggang sa dulo. So itong papaya, hindi na po namin ito kukunin, dito lang po ito yan. Petchay na lang po yung kulang, pero may petchay na po ako na punla. Ita-transplant ko na lang. Yung plano ko po sa petchay, ilalagay ko po siya sa 1.5 na soft drink. Ihahati ko. I-container ko na lang po. Then, pag kaya nito, isasabit ko dito sa center niya para maganda tingnan. Ewan ko kung pwede. Kita nyo lang yan guys dito sa vlog ko, sa video ko. So hanggang dito na muna tayo sa aking Ampalaya preparation or land prep ng Ampalaya, at salamat po sa mga helper ko, si Barok at si Umiso. Bye mga kapaps.